ang 16 na taong gulang na si Rica Mae Ordillano, pambato raw ng kanilang barangay. Siya ang madalas na representative ng barangay Makawaya ng Torrijos Marinduque sa mga beauty contest. Bukod sa pag-ibig, ano pa ang kailangan natin? Bukod sa pag-ibig, kailangan natin ng kagandahan. Kagandahan, hindi lamang sa physical na kaanyuan, kundi ang pagkakaroon ng magandang kalooban. Ito maganda ay upang maging magsilbing inspirasyon bagay sa lahat ng tao at sa ating dalaga. Kapwa kabataan. Maraming salamat po. Si Enrique Ordillano, kitang-kita ang determinasyon ng anak sa mga sinasaliang beauty contest. Pag sasali po niya sa mga gaong event, talagang kusang loob niya, hindi po nanggaling sa aming mga magulang. Anak ko! Proud kami sa iyo. Dahil nakikita namin yung willingness niya at saka kung paano magka-interest sa mga ganong kompetisyon. Naging binibining Makawayan, tapos nung mga nakaraan, lumaban ng binibining Torrijos. Talagang proud na proud kami sa kanya. Kapi po, tay! Uy, salamat na! Pero di lamang ang kagandahan ng dalaga ang ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang. Katangi-tangi rin daw ang pag-ugali ni Rica Mae. Napakalambing sa amin, lalo doon sa kanyang ina. Lagi siyang minsan na nayakap sa akin. Ganon din sa kanyang mama. Siyempre pa, sa mga magandang katangi ang ito ni Rica Mae. Hi, Rica Mae. Hi, Rica Mae. Hi, Rica. Maraming lalaki ang humanga at nandigaw sa kanya. Rica Mae. Magkasana magagalit ha? Baka pwede ako manligaw sa'yo. Pero sa dinami-dami raw na nagkakagusto kay Rica Mae, isang lalaki lang ang kanyang inibig. Mal! Sige, dito na kami. Siya ang 18 taong gulang na si Jayven Apostol. Masaya at maayos naman raw ang relasyon ng dalawa. Yun niya lang, isinikreto raw nila ito sa mga magulang ni Rica Mae. Wala lang kasi nga hindi namin alam na may relasyon pala yung dalawang yan. Sa loob ng mahigit 2 buwan, naging madalas raw silang nagkikita noong 26 ng Pebrero 2015. Lihim na nagkita ang magkatipan na si Rica Mae Ordillano at Jayven Apostol sa seawall ng sityo Maulawi ng Barangay Dampulan, Torrijos, Marinduque. Inabot raw ng alauna ng madaling araw ang pag-date ng magkasintahan. Ng mga panong iyon, wala silang kamalay-malay na sila ay nasa matinding panganib. Ginagawa niyo rito. Madaling araw na. Namasal lang ako kami dyan, sir. Kaano-ano kayo? Mag-tinsa to. Tama! Hindi kayo sumunod to. Patayin kayo. Dali! Kinabukasan, dakong alas 8 ng umaga, nagising si Enrique Ordillano nuuwi. Agad raw niyang hinanap ang anak na si Rica Mae. Rica Mae, Ocho na, may exam pa sa munisipyo yun, alas 9 yun. Hindi pa nadaan eh. May exam siya sa munisipyo, sa bayan. Ngayon, hinahanap namin dahil oras na ng, oras na ng pag-exam niya. So wala. Ay, ano po? Ay, tawaan ka ng Diyos. Si Rica Mae ko. Ay, wala naman dito si Rica Mae. Nung tinanong ko naman ang nanay ko, ang akala niya nasa bahay. Doon lang namin nalaman na hindi umuwi si Rica Mae ng gabi na yun. Ha? Wala naman daw si Rica Mae doon kila nanay. Hindi raw doon natulog. Kasi naman natutulog yung batang yun. Tay, punta lang po kila Bernadette. Birthday niya po kasi. Nung gabi, bago siya nawala, nagpaalam naman raw si Rica Mae na dadalo siya sa birthday party ng kaibigan. Kaya naman, umasa sila nga. Naroon lamang ito. Tinawagan namin yung may birthday nung gabi. Doon kami kumuha ng informasyon kung saan nga nagpunta itong si Rica Mae. Yun nga daw po, kasama ni Jayven. Kung galing kay Jayven? Dahil dito, sunod naman raw nilang hinanap si Rica Mae sa tahanan ni Jayven. Tao po, ano po yun? Maganda umaga ho. Nanay ho ako ni Rica Mae, may nagsabi ho sa amin na kasama raw niya yung anak niyo. Hindi ho kasi umuwi kagabi, nag-aalala na ho kami. Ay, ganun ba? Kasi panay ang tawag ko din sa anak ko, hindi pa rin makontak hanggang ngayon, nakapatay yata ang cellphone.
Nuuya, nanlalamig na raw si Mang Enrique sa sobrang pag-aalala. Noon pa lang, talaga kinabahan agad ako. Kasi hindi na ito yung tamang iniisip ko na nanulugan lang sa kanyang mga kaibigan. Talagang kinabahan na ako na malamang may masamang nangyari na dito sa mga bata. Maganda kong nadamo. Sa puntong iyon, lalo pa silang nagpursigi sa paghahanap at pagtatanong sa mga kaanak at kaibigan. Aray, nakita mo ba si Rica Mae? Hindi pa kasi umuwi, nag-aalala na kami. Parang nakita ko agabi sa Seawall. May nakapagsabi nga na dude, yan, yung si Rica at saka si Jayden, nakita namin kagabi na sakay ng tricycle. Agad naman raw silang dumiretso sa sinasabing Seawall. Pero pagdating doon, isang abandonadong tricycle ang kanilang nakitang nakaparada malapit sa dagat. Yung kitaran ko yung Jayden, oh. Sigurado ka? Baka nandito lang yun. Dito na lalong kinabahan si Enrique. Nung makita na naman yung tricycle, doon kami nag-umpisang maghanap. Hindi lamang ako, kundi mga kaibiganan, hanggang sa dumami na yung tao. Isa raw sa mga hininga nila ng tulong si Fermin de los Reyes. Ba, pwede naman magpatulong. Nawawala kasi si Rica Mae eh. Tinawagan namin dahil unang-una siya yung kabisado niya yung daanan kahit gabi na. Siya lang talaga yung dumadaan doon. Palibasa nga, nag-deliver ng mga baboy, ng mga kopra, ganun. Di pa ba nyo nakikita? Hindi na po. Hindi na pa nga kami nag-aalala. Wala pa eh. Tulungan sa paghahanap, tara. Rica Mae! Rica Mae! Bukod pa dito, inilapit na rin nila ang kaso ng nawawalang anak sa impilan ng Torrijos Police. Nag-dispatch kami ng police para pumunta dun sa area. Dahil nakita na yung, may nag-report din sa amin na nakita yung tricycle na ginamit, pumunta agad sila doon para tumulong sa paghahanap. At the same time, tumulong na rin yung mga taong barangay. Rica Mae! Makalipas ang halos 30 minutong paghahanap, talaga namang nakapanlulumo ang dinatnan na mga naghahanap na pulis at mga kaanak. Si Jayven, natagpuan nga gumagapang sa lupa, duguan. Si Jayven, nung makita siya, may tama siya ng dalawang bala sa likod. And gumagapang siya, paralyzed na siya nung makita siya. Sa di kalayuan, nakita naman si Rica Mae. Mas mabigat pa ang sinapit nito. Jeep! Nandito si Rica Mae! Ito namang si Rica Mae. Eh, nakatihaya siya. And makikita mo yung kanyang kamay. Parang nabali na rin yung kanyang balikat. Then naduguan siya. And wala na siyang buhay. Jeep! Tara! Noong mabilis na isinugod sa ospital si Jeep. Jeep! Si Rica Mae naman, naiwan sa pinangyarihan ng krimen habang patuloy ang pagpoproseso ng Sina Prime Operations. Abot langit ang pagdadalamhati ni Mang Enrique nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang anak. Hanggang ngayon hindi ko maipaliwanag kasi talagang nung makita ko nga na anak ko ito, parang nakalutang ako sa hangin na hindi ko na alam kung anong naging reaksyon ko nun. Parang nablang ko yung aking isip. Sobrang sakit talaga. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.